Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, Press BBM America, winasak si Robin Trillanes kumanta. China nag-back out, West Philippine Sea binawi. At yun, play na natin kung lalaman na ito. Samantala, pinuri naman at kinilala ng Estados Unidos ang matapang na hakbang na ginawa ng Pilipinas sa pag-aalis ng mga floating barriers na inilagay ng China sa Bajo de Mahisinloc Shoal upang harangan ng mga Pilipinong mga isda na magkapasok sa naturang lugar. Sa isang congregational o congressional hearing ay muling pinagtibay ni United States Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsey Ford, na ang kanyang pag-ibigay diin sa katapagang ipinamalas ng Philippine Coast Guard sa pagkatanggal ng naturang mga floating barriers. Kasabay nito ay ang muling pagpapatibay din ng Washington sa suporta nito sa ating bansa bilang bahagi ng kanilang commitment sa kanilang mga kaalyadong bansa sa Asia. Kung maalala, una ng idinepensa ng China ang paglalagay ng kanilang Coast Guard ng floating barriers sa Bajo de Masinloc at sinabing ito ay dahil sa umunoy illegal na pagpasok ng mga Pilipinong mga isda sa naturang lugar. Giit ng Foreign Ministry ng China, ang naturang hakbang daw ng kanilang mga tauhan ay bahagi lamang ng necessary measures ng kanilang bansa sa lugar matapos ang umunoy paghihimasok ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katubigang pinipilit nilang angkinin na kanilang pag-aari. Sa dagdag pa nating mga balita, ang Philippine Coast Guard ay tumanggi dun sa alok ng ilang mangingisda dyan sa Bajo de Masinloc na sila na yung magsasagawa ng documentation sa China para naman makatulong sa hanay ng Philippine Coast Guard. Alamin natin kung bakit ito tinanggihan ng Philippine Coast Guard. Tinanggihan ng Philippine Coast Guard ang alok ng mga lokal na mangingisda sa Bajo de Masinloc Shoal, paingil sa pag-asagawa ng documentation para sa kanila kapalit ng mga gear o kagamitan bilang proteksyon para sa kanilang kaligtasan. Ito ang inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod ng alok ng grupong Big Kiss ng Mangingisda Federation sa natumulong sa pag-monitor sa West Philippine Sea, partikular na sa mga agresibong aksyon at illegal na aktibidad ng China sa naturang teritoryo na sukupan ng ating bansa. Giit kasi ng naturang grupo, walang kakayahan ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy na regular na magpatrolya sa buong West Philippine Sea at ang mga mangingisda anila na nasa naturang lugar ang pinakamagandang source upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa nasabing lugar. Ngunit gayunpaman ay sinabi ni Commodore J. Tariela na hindi papayagan ng pamahalaan ng alok na ito ng mga lokal na mangingisda sapagkat hindi anya nila gugustuhin na manganib ang kanilang kaligtasan. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We would really appreciate that kind of, patriotic volunteerism ng ating mga mangingisda. But as far as the national government is concerned, we also don't want to, jeopardize their safety. So I think the national government wouldn't do that, no? Kung kakayanin naman ng mga tao pa rin natin, tayo mismo ang mag-document yan at hindi natin idadamay ang mga inosenteng mangingisda, then why can't we? Samantala, bagamat aminado ang Philippine Coast Guard na wala ng kakayahan ng ating bansa na bantayan 24/7 ang ating maritime regime, ay magdadagdag pa rin ito ng presensya hindi lamang sa Bajo de Masinloc, kundi maging sa iba pang bahagi na rin ng West Philippine Sea. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Well, with the guidance of our president, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, although we're not going to be constantly present there, we don't have enough resources to be able to 24/7 ensure the safety and security of our Filipino fishermen. But we are going to increase more presence, but not constant. Well, if we can only sustain, no? As I said, we have a very limited number of vessels. We only have 3 offshore patrol vessels. We have been relying to the 44-meter vessels of that came from Japan. If we have enough Coast Guard vessels and Philippine Navy vessels and even Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, why not, di ba? Kung kaya naman talaga natin. It just so happened that we have a very thin resources para i-spread out natin sa West Philippines. Kung
maalala, una ng sinabi ng Philippine Coast Guard na ang pagisiwalat na ito ng Pilipinas sa mga illegal na aksyon ng China ay magpapalakas pa sa ating bansa na ipaglaban ang ating soberanya sa West Philippine Sea na sakop ng ating bansa. Kasabay nito ay tiniyak din ng pamahalaan na magpapatuloy ang kanilang gagawing pagabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa abot ng kanilang makakaya upang depensahan ang ating karapatan. Nagkaaway na naman si Robin Padilla at si Trillanes. Isang ex-senator tsaka isang current senator. Alam niyo mga kuchero, for the most part, and I've been very vocal about this, no, pagdating sa posisyon ni Senator Robin sa China. I'm not a fan of yung posisyon niya. I would say na kahit binoto ko siya, mali siya dun sa punto ng sa China. And I will say that kahit makarating pa niya to sa video na to, kahit makaharap ko pa siya, sabihin ko sa kanya yun, you're wrong. Mali ka dyan sa posisyon mo sa China. Pero in the middle of all of that, meron siyang sinabing tama. Na yung Scarborough Shoal ay nawala sa Pilipinas nung panahon ni Panot Aquino. Eh, si Trillanes, out of the blue, umepal. Baka kailangan ng konting ano, baka kailangan ng konting media mileage. Konting media mileage. Kasi mag-elect na next year eh. Ay, next year pala. Magkakampanyahan na next year. Oh, di ba? Trillanes, tinira si Padilla. Scarborough Shoal, di napasok ng China noong Pinoy admin. What? Mm-hmm. What? Ano pinagsasasabi mo? Mm-hmm. Eh, kaya nga tayo nagpunta sa arbitration eh. Kaya nga tayo napunta sa arbitration kasi nawalan tayo ng control sa Scarborough. Ito naman to si ano? Trillanes, sundalong kanin. Bakit? Ba't sila nagkaroon ng ano, ng gulo? Kasi, 2 weeks ago, si Ronald Llamas eh, nagpunta sa Politiscoop. Mainstay naman talaga siya ng Politiscoop, ng ano, politiko. Mainstay talaga siya doon. Siya yung ano, siya yung parang daily doon. Tapos every now and then, may lumalabas-labas lang na pro-admin. Pero that's few and far in between. Si Ronald Llamas talaga yung mainstay ng Politiscoop. Tapos, si Ronald Llamas nagsabi, nakulang daw sa research si Robin Padilla. Yan. Sumagot dyan si Robin. Ang sabi niya, hindi ako yung kulang sa research. At huwag kayong umepal kasi lumipas na yung panahon nyo. Yan, lumipas na yung panahon nyo. At hindi na kayo, at nung panahon nyo, nawala ang Scarborough Shoal. Totoo naman kasi yun. Nagsalita si Trillanes out of the blue. Sabi niya, hindi nagustuhan ni Trillanes ang pahayag ni Padilla. Pinunto na walang nakapasok na barko at walang ipinatayong base ang China sa panahon ni Pinoy. Ha? Paano nangyari yun? Eh nakapasok na nga sila sa Bajo de Masinloc. Yun lang. Kaya nga dahil nagpunta sa arbitration court eh. Dahil ayaw nilang umalis doon sa Scarborough. Ang sinungaling. medyo ang sinungaling guys. Pasensya na. Pero hindi ko matake. Medyo sinungaling ng slight. Grabe. Ito yung buong statement niya sa Twitter. Ito sabi niya, can anybody from the Senate media ask a Senator Padilla what is the basis of his statement that we lost Scarborough during the Pinoy admin? Ito daw kasi yung facts. Wala raw Chinese ships sa loob ng Scarborough. Talaga? Walang Chinese reclamation or base on Scarborough Shoal. Doon nga nag-umpisa eh. Hindi porke wala pang base, ibig sabihin walang occupation. Ito yung sinasabi ko ng oversimplification, mga kuchero. Simply put, there is no physical... Take note ha. Kinwalify niya yung statement niya. Walang physical na occupation by China or Scarborough. Paano magkakaroon ng physical occupation? Eh, reef yun. Dagat yun eh. Kailan nagkaroon ng physical occupation? Nung ginawa na nila yung artificial island. Tapos, ang sabi niya, the Philippine Baselines Law, which I, wow, may flex ha, which I principally authored, is the official PH claim for Scarborough Shoal and the KIG. Mm-hmm. Our claims were acknowledged as compliant by the base, when the Baseline Coordinating Regime and regime island claims as stated in the law were formally submitted to UNCLOS. O, see? Wala namang problema dyan. Mm-hmm. Kasi yun naman talaga yan eh. Nag-apply tayo for UNCLOS 2009. The arbitral ruling in 2016 debunked the 9-dash line. Okay, so, therefore, it's not about... Sabi niya, PH has a much stronger claim.
mas mayroon lakas daw ang ating claim over Scarborough than China. Totoo naman yun. Mas malakas talaga ang claim natin dahil tayo yung sumusunod sa international law. Pero huwag yung sabihin na hindi nawala ang Scarborough nung panahon nyo. Mm-hmm. Kasi kayo yung nagpaalis ng Philippine ship sa Scarborough Shoal. Galit na galit ka pa nga kay Pinoy nun, di ba, Trillanes? Kasi parang ang chismis eh hindi ka kinonsulta. Tapos sabi niya, when I research on this, the first person who said that we lost Scarborough without any factual and legal basis is Harry Roque. Tapos may video pa siya dito. Ayan, ayan, wait lang. Paro natin yung video. Bago natin basahin yung ibang statement niya. I just like to confirm that from the defense officials, did we lose Scarborough Shoal? Is China occupying Scarborough Shoal right now to the extent that we can say that we have lost it? I think that statement has been going around. But we need to confirm if that is really the case. Did we lose Scarborough? So, can we get a more definitive answer to that? Secretary of State, sir? We have not lost Scarborough. We have not lost it. Panahon ni Panoto, malamang sa malamang. So, buhay pa yung arbitration. To say that the Chinese have occupied and annexed Scarborough. Okay, it's not very accurate at all. But I totally understand because that term has been loosely used in the media. So, people tend to assume that it's true. Definitively, Secretary Garcia said, we have not lost Scarborough. See? Alam niyo mga kutsero, mukhang hindi ko alam kung paano naging senador to si Atrelia. At yan nga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan, dyan nga yung mga ilang patungkol na balita na kung saan yung pagpuri ng Estados Unidos sa pagtanggal ng floating barrier no, na ipinamalas na katapangan ng ating mga PCG. O ng talagang ating mga bantay-dagat dyan. Na kung saan dito isa pa nga balita na pati yung mga mangingisda nga natin na gusto nga talagang sila na yung talagang mag-dokumento. Na dito nga yung ating mga mangingisda no, na nais na rin talagang tumulong sa ating mga PCG o sa ating PH Navy nga mga kabalita natin na kung saan dyan sa Bajo de Masinloc na sila rin makatulong no, mag-documentation nga patungkol nga sa mga galaw at takbang ng China dyan sa karagatan at pati yung ating mga mangingisda handa na rin talaga na tumulong at talagang handa rin talagang ipagtanggol syempre yung ating soberanya dyan. At dito pa nga mga kabalita natin yung naging pahayag ni Trillanes at ni Senator Robin Padilla nga ukol nga dyan no, sa West Philippine Sea na kung saan sinasaad nga ni Trillanes umano na nung panahon nga daw ni Pinoy no, nung panahon nila tila nga ba hindi daw ito napasok ng mga Chekwa o hindi daw ito natayuan ng kahit anong reclamation dyan mga kabalita natin. Subalit nga daw dito nga daw umano ito nagsimula no, sa panahon nga ni Pinoy dahil nga hindi ito talaga natugunan ng maayos at hindi nga ito talaga nga nabigyan pansin na kung saan ito yung inireklamo o inakyat nga sa arbitrational nga mga kabalita natin na sinasaad dyan. Na ito nga yung nangyari at talagang tuloy-tuloy yung naging hakbang o naging hakaw ng China upang makuha nga daw yung ating teritoryo na sana noon pa man nabantayan na talagang noon pa man naipaglaban na ito noong mga panahon na daw yan. Noong mga panahon na daw yan na sinasaad nga ni Trillanes na tila nga ba ibinibida niya rito na talagang naprotektahan daw nila ito na nais palabasin dyan no, mga kabalita natin. At dito pa nga syempre yung mga nagiging pahayag ni Senator Robin Padilla na talagang hindi tama o talagang mali nga pagpapahayag ukol nga dyan sa US no, neto ni Senator Robin Padilla naisaad din dyan na kung saan tila nga ba itong dalawa talagang nagbabanggaan at nagpapalitan ng kanilang mga pahayag at pananaad nga mga kabalita natin na kung saan dito nga na patuloy nga iginigiit neto ni Trillanes no, na tila nga ba naprotektahan nila itong West Philippine Sea noong mga panahong hawak nila yan mga kabalita natin na iniika nga dyan ni Coach Jarrett nga. Subalit nga daw umano dito nga daw lahat nagsimula dahil nga sa kagagawan nitong mga to no, mga kabalita natin na talagang tuluyang nagawa at nakuha ito ng mga Chekwa at
talagang sinakop itong pinagtayuan nga ng kanilang artificial island. Kaya ito na naman muli yung pagnanais ng mga Chekwa na makakuha na naman muli ng panibagong ang teritoryo o yung ating nasasakupan, gusto na naman nilang angkinin. Subalit nga buti na lamang talaga hindi rito na at hindi na nga papayagan ito ng ating Pangulong Marcos at syempre ng ating Secretary of Defense no, na si Gibo, at patuloy nila ito talagang minamatsyagang maigi at pinapabantayan syempre sa ating mga bayaning mga tagapaglayag dyan sa West Philippine Sea at tagapagbantay natin upang hindi na tayo makuhaan pa at talagang maisahan pa ng mga Chekwa nga mga kabalita natin. At yung ilang pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.